Lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1099. At may title nga daw itong paparating na chapter na Peace Lover. Malalaman nyo nga mamaya kung bakit. So ang unang ang impormasyon sa spoilers ay related pa rin sa flashback ni Kuma. Actually itong buong chapter ay flashback pa rin ni Kuma. Bale kung sa last chapter nga ay ibinalita yung pagbabalik ni King Bekori sa Sorbet Kingdom, ngayon nga ay aktwal na siyang nakabalik. At this time nga may mga kasama na siyang mga Marines. Bakit? Dahil nakakuha nga daw ng simpatya o suporta itong si King Bekori sa World Government bilang legitimate na hari ng Sorbet Kingdom. Siyempre, ikaw ba naman na nagbabayad ng pera o celestial tribute sa World Government, talagang kakampihan ka ng mga ito. So hindi nga rin daw nagtagal itong sila King Bekori. Dahil later on nga dumating na daw itong si Kuma at pinabagsak ang lahat ng Marines including itong si King Bekori. Later on nga ni-reveal na muli na naman daw nakasurvive itong si King Bekori. At nagbalik na naman sa Sorbet Kingdom para umatake ulit. Pero this time nga pinakalat niya muna yung fake news na si Kuma daw isang tyrant. Though nagtagumpay na naman nga si Kuma at pinabagsak ulit itong si King Bekori, nanatili nga daw yung epithet ni Kuma o yung rumor bilang tyrant siya. Which is kumalat na nga rin daw ito di kalaunan sa iba't ibang parte ng mundo. Sa sumunod na impormasyon naman sa spoilers sinasabing si Kuma na daw ang itinalagang hari ng Sorbet Kingdom. Pero sa papel lang daw, since ibang tao pa nga rin ang nagpapalakad sa kingdom na to. Which makes sense para sa akin. Mas pabor nga yung sitwasyon kay Kuma. Dahil nga sa gusto niyang protektahan itong Sorbet Kingdom at ayaw niyang sugurin ito o sakupin ng kahit na sino, nagme-make sense nga na hindi niya nadepensahan yung epithet niya o yung tawag sa kanya na tyrant. Dahil obviously dagdag protection din ito para sa Sorbet Kingdom. Since sino pang maglalakas loob na sugurin itong kingdom nila? Kung yung hari daw dito sinasabing malupit at walang puso, 'di ba? Matatakot nga yung kahit na sino mang pirata o kahit Marines na pupunta dito. Anyway, ang sumunod na impormasyon pa nga sinasabing kasabay daw ng mga events na to, nakain na daw ni Jewelry Bonnie yung devil fruit niya, which is yung kakapangalan lang ni Oda sa latest SBS na Toshi Toshi no Mi. At later on nga daw bumuo na si Kuma ng pirate crew niya. So itong impormasyon nga na to bago para sa atin. Dahil as we all know hindi naman pirata itong si Kuma, 'di ba? Una nga natin siyang nakilala bilang miyembro ng Seven Warlords. Later on bilang miyembro naman ng Revolutionary Army at bilang hari ng Sorbet Kingdom. At sa recent chapters nga bilang slave sa Merijuwa at bilang pastor sa Sorbet Kingdom. Kaya naman itong pagiging pirata nga ni Kuma bago pa sa atin. In fact wala pa nga siyang known pirate crew o wala pang pangalan kung ano man itong grupo niya. So nakaka-excite nga ring malaman kung ano bang pirate crew niya o sino ang mga kasama niya dito. Dahil as we all know itong dalawang ang kababata niya sa Sorbet Kingdom mga miyembro ng Bonnie Pirates. Bali sa sumunod na impormasyon naman sinabi nga daw ni Dragon kay Kuma yung lokasyon ni Dr. Vegapunk, which is sa Egghead Island. Kaya naman binisita nga daw nila Kuma at Bonnie itong si Vegapunk. So itong impormasyon nga na to related sa pagpapagaling ni Bonnie sa Sapphire Scale Disease niya. At gaya nga ng nabanggit ko sa chapter review natin sa last chapter, dahil nga sa nabanggit ni Dragon na maghahanap daw siya ng doktor na makakapagpagaling kay Bonnie, at dahil nga sa close itong si Dragon kay Vegapunk, malamang nga na siya ang isasuggest niya kay Kuma. At nagkatotoo nga ito sa chapter na to. Siya nga yung literal na sinuggest ni Dragon. At itong early memories nga ni Bonnie kay Vegapunk sa Egghead Island, in fact na ito na pala yung moment na yon. Bali dito na nga daw na pag-usapan nila Kuma at Vegapunk yung patungkol sa Pacifista Project o yung paggagawa ng unit na clone niya bilang isang army. Na pumayag nga daw itong si Kuma para maging isang prototype. Pero ang kapalit nga daw nito papagalingin ni Vegapunk si Bonnie mula sa sakit niya. Which is nag-agree naman daw si Vegapunk. At dito na nga daw pinangalanan ni Vegapunk itong project nila na Project Pacifista. At inagrihan naman daw ito ni Kuma. Since isa nga daw siyang peace lover. At in Japanese nga daw similar yung kahulugan nito. Anyway, kung inaakala nga natin na smooth lang itong conversation nila Vegapunk at Kuma nagkakamali tayo. Dahil later on nga daw ipinakita itong si Gorosei Saturn. Nakikinig lang pala siya
sa usapan na to o sa deal na to nila Vegapunk at Kuma. At yan na nga yung mga impormasyon sa spoilers. Bale, pag-usapan nga natin itong mga nabanggit ko. Unahin natin itong deal nila Vegapunk na gagawin niyang prototype si Kuma kapalit ng pagpapagaling niya kay Bonnie. So sana nga na i-elaborate itong impormasyon na to sa mismong chapter. Dahil gaya nyo, curious nga rin akong malaman kung paano bang napagaling ni Vegapunk itong disease ni Bonnie. Dahil ba yan sa Devil Fruit na taglay ni Bonnie? Dahil ba yan sa Devil Fruit ni Kuma? O may iba pang dahilan? Itong pakikinig naman ni Gorosei Saturn sa usapan nila Kuma at Vegapunk, malamang na ito na yung tinutukoy ni Bonnie nung sinaksak niya si Saturn, na siya daw ang pumatay kay Kuma. So ano kaya itong ginawa ni Saturn na kinakagalit ni Bonnie? Sa part naman ng pagiging peace lover daw ni Kuma, which is makailang beses na nga niyang pinapakita sa atin sa flashback niya, nakakatuwa ngang isipin na kabaliktaran nito yung mga pasifista. Since alam naman nating hindi kapayapaan ang magagawa ng mga pasifista once na mahawakan sila ng mga maling tao. Though ganito nga narelate pa rin naman to ni Oda in real life, yung pagpapangalan niya ng peace sa isang armas. Kahit hindi naman ito yung layunin niya, tulad na lang ng mga plane during World War II, na may isang plane pa na may pangalang Peacemaker. Anyway, overall nga sa tingin ko na preparation itong chapter na to. Preparation para sa next chapter o sa chapter 1100, which is makikita natin kaagad next week, since wala nga daw break this week. At gaya nga ng hinala ng marami na magpapakita na si Monkey D. Dragon, since nag-debut nga yung karakter niya in chapter 100 at 1000 chapters later pa siya balak ipakita ni Oda, sana nga na mangyari talaga to. Makita natin siya at ipakita niya kung ano yung kakayanan na meron siya. Dahil itong topic nga natin patungkol sa peace o kapayapaan, alam naman nating lahat na siya lang at ang anak niya ang may pinakamay kakayanan para gawin ito sa mundo. Kaya nga niya binuo itong Revolutionary Army. Daiko no mukashi, itsuka jibun tachi wo sukutte kureru to shinjita densetsu no senshi da sonda. Taiyou no kami, Rika. Iranu mono wo touta shita sekai ni chiyawase nado natte wa inai. Ore wa kono sekai wo kaete miseru. Ore wa kisoku ni umarete matsukashi. Rekishi yori kesubeki tomoshibi wa mata お決まりでしょうか。マリージュアの天理指とともに伝えてやれよ。竜のためこの船に乗れ。己の運命を選べ。共に戦う意志のある者は生まれて初めての経験だ。さらばだ。